Kumusta mga kagacha? Welcome back sa Illuvium. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano manghuli ng illuvial. Siguro kung paano yung easiest way. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Kasi meron ako nabasa sa comment section na nahihirapan daw siyang hulihin yung illuvial dahil tumatakbo agad tapos nawawala. So medyo struggle sa panghuhuli. So papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko para mas maging madali. So alis muna tayo dito. Nasa ano tayo? Nasa gitna ng sanctum mesa. So para makapanghuli tayo ng illuvial, kailangan mamili kayo ng drone kung saan kayo mas comfortable. So meron kasing apat na drone dyan. Si Mozart, ito yung nagpapaslow, yung parang tatalian niya yung illuvial tapos medyo babagal yung takbo nila. Si Buck, ito naman, gumagamit siya ng mga missile, mas mabilis mababawasan yung stability ng illuvial. Si Hilde naman yung may stun, makukulong sa box ng ilang seconds as may konting damage. And si Chapin, ito naman yung hindi mag-overheat yung baril nyo, tas bibilis pa yung movement speed nyo. So, mabilis pang habol. So, pwede nyo tong gamitin kung nagfa-farm lang naman kayo ng mga resources. Pang-explore kasi to ng overworld, mas mabilis yung exploration kasi tuwing gagamitin nyo yung skill neto, halimbawa ayan, ginamit natin, no? So, pag pinindot natin yung F, ayan, so bumibilis yung ating speed tapos yung baril natin hindi mag-overheat. So, parang 5 seconds lang ata yung nakalagay doon. So, yun yung power niya. So, pwedeng gamitin ang gamitin niya for exploration. So, sa video na to, gagamitin natin ito. Dito kasi ako comfortable si Hilde. Dahil may stun siya at may damage. And then, sa weapon naman, press nyo lang yung I. Kailangan may naka-equip kayong weapon dito. Lagay tayo ng armor pala. So, nilagyan ko lang ng armor para hindi tayo basa-basa mamatay. So, mga kagacha, yung weapon na ideal para sa mga beginner panghuli ng illuvial is sword. So, it doesn't matter kung anong element yan, kung earth, water, fire. Nagmamatter lang yan kung ano yung illuvial na hinuhuli nyo, mas mataas ng konti yung damage. Kung halimbawa, ang water yung sword nyo, tas fire yung hinuhuli nyo yung illuvial. Pero kung ano yung sword na meron kayo, yun yung gamitin nyo. Iba-iba kasi yung skill ng bawat weapon. So, pag sa sword, magiging parang homing missile yung mga bala nyo. Tapos, mas mataas yung damage niya. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bala niya. Pero, sa ngayon, sword yung gamitin nyo. So, punta tayo sa stage 3. So, sa stage 3, medyo mas matagal patayin yung mga illuvial. Pero, kung mapapansin nyo, yung gamit nating weapon is Earth Gladius 1. So, ito yung pinakang basic weapon lang, no? So, punta tayo sa Brightlands Tips. Okay, so unang-unang gagawin nyo, pagdating nyo sa overworld, press nyo yung M, and then yung H, yung heat map, para makita nyo kung nasan yung location ng mga resources at illuvial. Yung mga red area na yan, nandiyan dyan yung mga illuvial at resources. So, lagyan nyo lang ng mark, right-click nyo lang, para magkaroon kayo ng direction kung saan kayo pupunta. Halimbawa, gusto nyo pumunta dito, yan, right-click nyo lang. So, itatapat nyo yung, ano, yung kulay purple sa taas, dun sa direction ng pupuntahan nyo, yan. So, dyan tayo unang pupunta. So, kunyari, itong illuvial na to nakita nyo sa malayo pa lang. Right click nyo para mag-close up. Ayan. So, ang gagawin natin mga kagacha is lilipad tayo palapit tapos babarilin natin siya ng left click. So, kailangan nakapress yung 1 para left click. Babarilin natin ng ganyan. Pag tinuloy-tuloy nyo yan, mag-overheat yan pag napuno at hindi kayo makabaril ng ilang second. So, problema kapag di kayo makabaril, medyo tumatakbo na yung illuvial. Yung number 2 naman sa keypad, charge shot. So, yung charge shot, ginagamit ito pang harvest ng mga resources. Pakita natin. Ito, isang resources na to. Press nyo yung number 2 para mag-charge at ma-harvest. Pero pag pinress nyo yung 1, rapid fire naman to. Ito yung ginagamit pang capture ng illuvial. So, ang gagawin natin mga kagacha, lalapitan natin yung illuvial. Pag nilapitan nyo yun, tatakbo agad yan. Sobrang bilis nyan. So, ang gagawin nyo, raratratin nyo ng left click na naka number 1 para rapid fire siya. Tapos pag malapit nang mapuno yung ano nyo, yung heat, yan mag-overheat na, gamitin nyo na yung G, yung skill ng baril nyo. Pero press nyo na rin yung F para ma-stun siya. So parang ganito, pakita ko na lang sa inyo. Pero bago pala kayo lumapit sa illuvial, make sure na wala yung mga ganitong lumilipad. Ayan, hulihin nyo muna. Kasi minsan, nagpapaslow yan or papatayin kayo. So, kailangan i-clear out nyo muna yung area. So, ayan, nalilipad tayo. Tatakbo siya. Rat-ratin. Stun. Gamitin yung skill. Gamitin yung special attack, G. So, halos mapapatay na siya. Hindi na siya makakatakbo. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-capture. So, ano natin siya. Scan muna natin kung nandito yung mga illuvial na gusto nating hulihin.
okay, wala. So, move on tayo sa next target. Tingnan natin kung dun sa medyo mahirap-hirap na target. Ayun. So, meron dun, no? Actually, may tumatakbo nga dun, ayun, no? So, ang gagawin natin, lilipad ulit tayo. Yan, in-F ko na para ma-stun na siya. Tapos, G. Halos hindi na yung makakatakbo. Ayan, no? Diba? Hindi naman sila mahirap hulihin basta alam nyo yung ginagawa nyo. Basta natatarget nyo ng maigi, nauubos. Ayun, may Forus. Gusto kong hulihin yan. So, mamaya ko na yung iba-battle. Lagyan ko muna ng pananda dito. Teleport. Ayan. So, tatlong ganyan lang yung pwedeng ilapag nyo. Letter T lang yan sa keyboard. T, tapos lapag nyo. Para at any time, kung gusto nyong balikan, mas madali na dahil pwede na kayo mag-teleport doon. So, ayan, may mga nakikita tayo lumilipad. Capture nyo lang yan para hindi kayo istorbo. Lalo na to, umatak sa player yan, mapapatay kayo yan. Minsan, pag yung Illuvial, tumatakbo ng mabilis at hindi nyo nasundan kung saan pumunta, buksan nyo lang agad yung M, yung map. Tapos, kung ito yung mga Illuvial na yan, i-right click nyo para magkaroon siya ng ano, tracking. So, pag na-tracking siya, masusundan nyo kung saan tumatakbo. Pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Para mabilis nyo mahabol yung isang Illuvial, mga kagacha. Diba ganito yung booster nyo, yan, ganyan. So, shift yan. Para mas mabilis, damihan nyo yung shift. Ayan, pag may hinahabol kayo, damihan nyo yung shift. So, hanapin natin yung Illuvial dito. Yan, meron dito. So, ganun lang, lipad. Tadtarin nyo ng barrel. Press F. May stun siya. Then G. Mapapalitan yung bala nyo ng special. Halos din yung mga katakbo. Yan, ganyan lang. So, again, pakita ko sa inyo. Kunyari, nakatakbo nga ulit, no? Paano natin itatracking yan? Kunyari, nakatakbo, tapos di nyo makita nasa na yung Illuvial na yun, di nyo makita. Map nyo lang, ayan, tumatakbo. Right click, puntahan nyo na kung saan yun. Tapat nyo lang yung marker sa taas. Ayan, masusundan na natin. Ratratin nyo ng left click, special F, tapos G. Hindi na yung makakatakbo. O, halos mamamatay na yan. So, ganun lang. Actually, parang iba yung na-tracking natin eh. Yung isa tumatakbo pa rin. Ayun, 76 meters na yung layo niya. Nasaan na yun? Ayun. So, pwede pa natin mahuli yan kahit kanina pa yung tumatakbo. Tingnan natin. Ayun yung dimensional stability oh. Pupuntahan niya na. Tingnan natin. Baka makatakas na. Ayun. Napatay pa natin, di ba? So, kahit kanina pa siya tumatakbo, papasok na siya dun sa dimension, makakatakas na sana, naabutan pa natin. So, ganun lang mga kagacha, no? Hopefully, nakatulong tong video na to kung paano manghuli ng Illuvial. Kayang-kaya nyo yan, basta practicein nyo lang, masasanay din kayo. Sa una, nahirapan din ako nung mga unang laro ko nitong game na to. Parang ang bilis-bilis nilang tumakbo, pero later on, halos wala nang nakakatakbo talaga sa akin. Kapag biglang may mga ganyan, morpho fods na lumilipad, tapos pinabagal tayo or pinatay tayo, ayun, hindi ko na maabutan. So, ito. Ano? So, stun, tapos G. Halos di na sila nakakatakbo eh, oh. Oh, diba? Wala na masyadong magawa yung mga Illuvial. So, ayun lang mga kagacha. Sana nakatulong tong video na to kung paano manghuli ng Illuvial para maka-encounter nyo siya. Kung meron pa kayong mga question, comment down below lang dahil gagawa natin ng video yung mga question na kailangan nating ma-answer. Don't forget to subscribe for more Illuvium content and as always, enjoy your games and see you sa next video.